Maligayang pagbabalik mga Pinoy boxing fans. Narito na ang mainit na boxing balita ngayong araw. Pero bago yan, kung ngayon ka palang napadpad sa aring channel, ay pindutin mo na ang subscribe at notification bell button para palagi kang updated sa mga videos tulad nito. So sa isang panayam nga po ng ginawa ni El Checkback ng ES News, ay ibinahagi ng 24 years old undefeated fighter na si David Benavides na noong bata pa lamang siya ay talagang inis at galit ito sa natatanging 8th Division World Champion at pambansang kamao Manny Pacquiao. Ang US-based Mexican boxer nga po kasi mga brad ay isang malaking fan ng mga Meksikanong nakalaban at dinurog ng kasalukuyang fighting senator. Partikular na raw po dito sina Oscar De La Hoya, Eric Morales at Marco Antonio Barrera. Pero iba na raw ang usapan ngayon sapagkat sobrang tinitingala niya ito at ginawa niyang inspirasyon ang The Living Legend. Dagdag pa ni Benavides na gusto niyang maging malapakyaw ang kanyang estilo sa ibabaw ng ring, yung tipong pinaghalong power puncher at brawler na bumibitaw din ng mga sandamukal na kombinasyon. Ibinahagi din niya na pareha sila ng kaarawan ng pambansang kamao Manny Pacquiao na napaka-espesyal para sa kanya. Samantala ay napakalaking parangal naman po ang natanggap ng natatanging 8th Division World Champion at pambansang kamao Manny Pacquiao. Iginawad nga po kasi ng WBA ang isang napaka-espesyal na titulo na WBA Centennial Champion bilang pagkilala sa makulay na karera ng boxing legend, mapaloob at labasman ng boxing ring. Siya nga po ang kauna-unahang boksingero na nabigyan ng ganitong klaseng parangal. Hindi na nga po mawawala at hindi rin kailangang depensahan ng fighting senator ang kanyang titulo. Kaya naman nakatatak na ito sa kasaysayan ng boxing. Sa kabilang balita naman po mga brad ay hindi na itanggi ni Paul Butler na siyang number one contender at kasalukuyang challenger para sa WBO bantamweight belt ni Cuadro Alasjan Real Casimero na ang angas ng Pinas nga daw po ang pinakamadaling kalaban sa mga current champions ng bantamweight division. Ito ay sa kadahilanang may mga nakatalo ng araw po dito. Between Donaire and Casimero, who's the easiest of the champions? Well, you've got to say Casimero, he's been beat, hasn't he? Yeah, you'd have to say Casimero. Nagbigay rin ang 32 years old British boxer ng kanyang prediction kung sakaling natuloy nga po ang salpukan ni Cuadro Alas at ni The Filipino Flash. Ayon nga po sa kanya, mahihirapan ang kasalukuyang WBO champion sa future Hall of Famer. Malaki rin daw ang posibilidad na mauwi sa stoppage ang pagkapanalo ni Donaire. Mas lamang nga daw po kasi sa experience ang kasalukuyang WBC champion at kung kakayahan naman na tumanggap ng mabigat na suntok ang usapan, ay sa tingin niya na kayang-kaya ito ng 38 years old boxer sapagkat nakaya nga daw po nitong makipagsabayan sa featherweight kung saan ay mas malalakas ang suntok ng iyong kalaban. So yan lamang po ang mainit na boxing balita ngayong araw na ito. Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba at pag-uusapan natin yan.